sa video na to. I'll show you some of the best local eats sa syudad ng Baguio. Oh, look at this. We will find some legendary food spots where locals eat. Mas konti yung turista, pero mas maraming local yung kumakain. Mula sa alamat ng Mamihan Session Road. Oh, look at this, pare. Putok-patok ng uso at famous fried chicken. Ito pa yung ngipin nung baboy. Hindi ko alam kung nagpa-denti siya kagabi, pero mukhang bulok na yung ngipin niya. Hanggang sa tanyag ng authentic Igorot Eatery sa maliit na eskinita ng Baguio. Delicious, pare. Sobrang mesmerizing ng flavor niya. Ihanda ang tiyan, because these aren't Baguio's best eats. Ready ka na ba? Tara! Malalaking pine trees, malalamig kasi imoy ng hangin, punong-puno ng taong naglalakad na may kanya-kanyang pupuntahan. Ito ang Baguio. It is a landlocked city located 250 kilometers north of Manila. Located in the Cordillera region, specifically in the province of Benguet, Baguio is a melting potluck of different culture and people. Millions and millions of tourists come here every year, kaya tinawag itong summer capital of the Philippines. From its chilly cold weather, delicious and unconventional food, hanggang sa mga tourist spots, ay ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit ito pinupuntahan ng mga turista dito sa Pilipinas. At sa modernong panahon ngayon, ang syudad na to ay hindi nagpapahuli, lalo na pagdating sa pagkain. Dahil kaliwat-kanan, ang mga modern food establishments ang makita mo dito. Pero in contrast, ay marami pa rin silang unang kainan sa Baguio ang matatag at nananatili nag-serve sa mga lokal. Katulad ng pag-aalmusalan natin ngayong araw, ang Luisa's Cafe. Okay, magandang umaga. Nandito tayo sa legendary Luisa's Cafe. Pag sinabi mong isang great Chinese breakfast place, eh Luisa's agad ang isa sa may isip mo. This is like an old school laid back Chinese restaurant na pinakabinibenta nila dito sa kanilang mami. Session Road is the home of the oldest restaurants in the city at isa ang Luisa sa mga OG na nagsimula pa ng 1960s. The ambience of the cafe transports you back in time. Nothing fancy but nostalgic. They serve different Chinese food, especially ang mami nila, which is ang noodles ay handmade and fresh every day. Kaya umorder na ako ng isang siopa bola-bola at Luisa special mami na overloaded ng toppings like wonton, isaw, asado, chicken, lechon kawali at iba pa. At bubuhusan niya ng kanilang special soup mula sa chicken and pork. Tara, mag-almusal na tayo. This looks like a huge ass Chinese mami. Actually, this is good for two. Malaki siya. So makikita mo may anim na klase ng karne. Meron tayo ditong bituka, meron tayo ditong asado, meron tayo ditong parang lechon kawali. Beef din tayo dito, tapos yung ating wonton. Pero gawin ko, gusto ko muna tikman yung sabaw. Swabe, ang sarap. Just a pure pork and chicken na stock. Oh, ang sarap, ang linamnam. Let's dig in. So makikita mo, ito yung ating fresh na noodles. Araw-araw yan ginagawa. And then yung karne natin nandito. Gawin ko, kuha ako nitong parang pork. And then kuha tayo ng noodles. Oh, look at this, pare. Okay, cheers. Alam mo yung itsura ng noodles niya? Akala mo makapal eh. Akala mo chewy, pero hindi. It's an easy biter. Ang lambot. And you can really just taste it na sobrang fresh niya. And then, yung lechon quality na tikman kong isang riling lasa na rin siya. Flavorful na rin siya. So, kalagyan ng konting sili. So, kuha ko ng gulay. Tapos, kuha rin ako ng beef. Ah, perfect bite to. Alam mo, in terms of lasa, simple lang eh. Pero very straightforward. Parang perfect nila yung simplicity ng mami. Ang sarap, suwabing-suwabe. Isa pang bestseller dito, iso kanilang bola-bola siopaw. Oh, nice. Ah, init pala. And then, lagyan natin ng asado sauce. Porky, meaty, and there's salted egg inside. And then the buns, soft and fluffy. And then asado natin, sweet and very sticky. Para tong Paul McCartney and John Lennon, sobrang ganda ng harmony itong dalawa. Alam mo, nakakatawa eh. Kung nasa Minondo tayo, talagado medyo maingay, medyo busy, siksikan. Pero dito, hindi. Maraming tao, pero laid back pa rin. Ibang klase lang din. Isang di ko pa nasabi, lahat ng karne nandito sa loob, sobrang lambot. Yung beef brisket, yung wonton, yung asado, yung isaw, lahat eh, may kanya-kanyang character.
Session Road is the main busiest street of Baguio. It is the commercial center of the city where you will find department stores, bazaars, boutiques, hotels, cafes, and restaurants. Kaya naman libo-libong tao ang nadaan dito kada oras. Okay pare, napag-breakfast na tayo sa Luisa's Cafe. Nandito tayo sa Session Road as in, sobrang busy dito. Lahat ng mga tao, siguro mga residente ng Baguio o turista eh, panigurado, dumadaan talaga dito. Dahil nandito halos lahat ng mga establishments dito sa Baguio, like from fast food, from iba't ibang businesses. Tuwing Linggo, sinasara tong kalsada na to kung saan eh, marami nagpa-perform, marami mga nagbabusking, marami nagtitinda. Naka-isang food trip na tayo. Pero marami pa tayong pupuntahan ngayong araw dito sa Baguio. Anyway, tara! From one legendary food spot to another legendary food spot dito sa Session Road ang pupuntahan natin. This is Jack's Restaurant. Once upon a time, there's a businessman named Jack na isipang i-portion ng mga bestsellers nila sa isang plato para daw makaiwas ng dami sa hugasin at magkaroon ng complete meal ng kanyang mga customers. Kaya naman nabuo ang Jack's Rice. One plate with chicken, chop suey, lumpia, lechon, itlog, and one cup of rice. And they are serving in Benguet since 1960s pa. Okay, ito na yung tinatawag natin Jack's Rice. Alam mo pare, alam mo yung itsura niya. Alam mo yan, may birthday party sa handaan ng isang Pilipino pamilya. Pero pagkakaiba nito, eh yung tita mo, kinuha na kayo ng isa't isang ulam. Baga nilagay na sa isang plato, sinerve na lang sa inyo. Actually, owner nito na si Jack, eh isa siya sa nagpauso sa ganito klaseng combo meal. So makikita mo meron tayo dito isang malaking kanin, itlog, meron tayo chop suey, meron tayo ditong pork belly, meron tayo ditong Shanghai at yung kanilang fried chicken. Actually, pang isang tao to, pero parang sobrang dami. Gusto ko tikman muna yung chop suey nila. It's like the typical chop suey. Medyo moist din siya sa labas. Pero flavoring, siguro may improve pa. Punta tayo sa Yempo. Punta kay itlog. Yempo natin. Hindi prito eh. Prito ba ito? Parang hindi, parang adobo eh. Parang adobo style siya na medyo toyo. Kuha tayo dito ng lumpia. Dip natin sa toyo kalamansi natin. Ito masarap. Ito na intriga. Ito yung manok nila. So pansin mo, malaki na eh. Good portion na rin siya. It's like more on deep fried eh. Parang more on roasted chicken siya. Though it's not as juicy as gusto mo, but in terms of flavoring and marination, masarap siya. Ito mo nagigets ko bakit maraming tao dito. Usually, parang hindi mga turista, nakita ko mga lokal yung kumakain. This is like a complete hearty meal. Kompleto na lahat. Gusto mo ng gulay, meron. Gusto mo ng tatlong ulam, meron din. Actually, may itlog pa. Tapos, punong di mo na kailangan mag-extra rice dahil ang dami na rin ng kanin. Isang pangunahing transportation sa Baguio bukod sa jeepney ay ang mga taxis. At sabi nila may isang kainan daw sa Baguio, specifically sa Barangay Military Cut-off, kung saan paborito daw itong kainan ng mga taxi drivers. This is Raff's Fried Chicken, aka KFC, aka Canto Fried Chicken. Isang humble eatery na ang daming parokyano. Parang mga lokal lang ang atay nakain dito. Bestseller nila, syempre, yung kanilang crispy-licious and juicy-licious na fried chicken. Pero bukod dito, ay may iba't iba pa silang ulam katulad ng in-order ko na deep-fried guso ng baboy. Okay pare, it's lunch time at busy-busy dito sa Raff's Fried Chicken. Actually, mahaba yung pila pero okay lang, it's a good sign. Dahil pag mahaba pila, sabihin masarap yung pagkain. So dito mga low budget na pagkain, pangmasa talaga, may iba't ibang ulam, parang turo-turo style. Pero pinaka-specialty nila dito is yung kanilang fried chicken. At meron din ako na-order dito pare, look at this. Isang kalahating muso ng baboy. Anyway, may sabaw tayo dito, tikman natin. Okay, this is like a clean pork broth. Punta na tayo sa fried chicken natin. So ito, quarter legs. Ooh, look at that. Ang hirin, tumusok pa. Ooh, parang restaurant style quality. Juicy sa loob, malambot. And then there's a thin crispy skin outside. Oh, sarap. Kasi hindi rin siya gano salty. Kumbaga, para itong home style fried chicken na niluto ng lola mo. Ito ko na-intriga. Ito yung ating lokadad. Ilong to, pare. Ilong o nguso. Lala ko tuloy yung kapalmok sa kinahin natin sa Quezon City. Para pinaputo ko na rin siya. Ito yung ilong, nguso. Kasi ito yung pinaka buong kalahating muka. Wow, purong taba. Diyos mio. In terms of flavoring, asin lang yun. Asin lang talaga. Kung tatanungin, siguro medyo kulang pa siya ng konting asin.
Pero in terms of texture, nagulat ako. Kala ko, sobrang lutong niya. Pero maganda yung pagkakablend ng texture. Kasi may fatty and chewiness. Tapos dito, malutong yung balat. Tapos in fairness ha, hindi siya oily. Ito pa yung ngipin nung baboy. Hindi ko alam kung nagpa-dentist siya kagabi, pero mukhang bulok na yung ngipin niya. Wow. Wow. Sobrang fatty niya. Grabe yung layer ng taba. That's just like a gelatinous, crispy, fatty, porky flavor sa bibig ko. Alam mo nung una kala ko, crispy patas eh. Pero hindi eh. Kasi, paano ba? Crispy siya, pero sa same time na lalasahan mo pa rin pagkangilaga niya. Hindi ka masyado mag-expect ng flavor. Simple lang din talaga, prito. Hindi na ito minarinit eh. Pinakuluan lang talaga sa lambot. Pero gusto ko yung vibes dito. Sobrang lokal. As in, parang wala ganun turista. Mga lokal talaga kumakain dito. Next, let's take a trip down to memory lane. Bago pa magsita yung malalaking pangalan ng restaurants dito sa Baguio, ay mayroon na talagang OG na kainan sa Diego Silang Street. Ito, ang Cathy's Fast Food, known for their different comfort food tulad ng buttered chicken and their fried rice. Okay, nandito tayo sa isang hidden gem. Actually, paano may explain? Legendary to, pero sa same time hidden gem. Kasi usually, ang pinupuntahan ng mga tao o turista, especially turista, is yung good taste. Pero itong Cathy's Fast Food, eh, isa to sa mga OGs, mga local talaga kumakain dito. This is like an old school humble restaurant. Pero, mga sinserve nila is quality, iba't ibang Filipino Chinese food. Tulad nito, ito yung kanilang buttered chicken. Grabe, 200 something pesos lang to, pero ang dami na. Look at that. You have the thick, crispy batter. And then sobrang butter niya. Hindi lang siya butter sa labas, pero maging sa loob na note yung butter. Look at that. Sobrang init pa. Anyway, isa pa. Alam mo, manigurado kong bata ako eh. Ito yung papa-orderin ko dito sa Baguio. Ito, ketchup. Alam mo, gusto ko lang din yung vibes eh. Parang old school na bahay lang din. Kahit yung menu board nila, ganun din. Actually, yung mga pinupuntahan natin ngayon, parang ito yung mga kainan na mas konti yung turista, pero mas maraming lokal na kumakain. Katulad nitong Cathy's, parang wala ganong turista. Look at that. Look how juicy and buttery that is. Anyway, umorder din ako ng tinatawag ng lechon rice. So, fried rice siya na may lechon makaw sa taas. Ang kanin, hiwa-hiwalay. Maganda yung pagkaka-fried, di overcook. Itlog. Onion leeks, lechon kawali, nandun. Nakaraming pagkain ako ngayong araw pero para mapapakain ako ulit. Hindi kalayuan sa Cathy's, mga ilang steps lang ay matatanaw mo na agad ang Legendary Rose Cafe, isang underground, old school pansitan na perfect para sa mahinang kwentuhan at pasarap na pagkain. In-order ko ang kanilang famous pansit gisado. Okay, unti-unti na ako nabubusog pero hindi kalayuan sa Cathy, as in like 5-second walk lang, nandito tayo sa Legendary Rose Cafe. So ito yung pinaka-special nila na pansit gisado. Pero tikman muna natin itong sabaw. Oh, okay, parang alam yung mga Chinese mami. Parang complimentary soup doon. Ganun. Hindi ko alam kung... Yeah, I think pork stock to. Punta tayo sa Superstar. Ito yung ating pansit gisado. Alam mo, ang kakapal ng Mickey noodles nila. Tapos may nakita ko atay. May nakita akong pork, gulay. Tapos may soy sauce na rin yan sa ilalim. Tingnan mo. Akala mo dry noodles siya, pero sa ilalim may konting sabaw siya. Look at that. Cheers. Sobrang unique yung texture ng noodles nila eh. Ang lambot. Mas parang alam, ang kapal niya, pero ang lambot niya sa same time. Ang gulo, no? Tapos parang may certain flavor na rin siya. I mean, yung soy sauce babad na, and then yung iba't ibang gulay rin nandun. Gawin ko, timplahan natin. So, bubuhusan ko na ng sili. Patakan natin ang kalamansi. Oh, look at this. Nice. Cheers. Ang hang nun. Pero ang sarap, suwabe sa lalamunan. Pero yung soy sauce talaga. Yun ang nagpapalasa. May konting tamis din siya. Ito yung sinasabi ko talaga, ang local eats ng Baguio. Nakakatuwa dahil balik na balik na talaga yung turismo sa Pilipinas at evident ito sa Baguio, lalo na dito sa Burnham Park at 32 Hectare Park where a man-made lake is located. Dito pwede mag-picnic, tumambay, magkwentuhan at mag-enjoy ang mga tao. Okay pare, so nandito sa Burnham Park, medyo
Papahinga na lang konti. Alam mo, overall, no, it's nice to be back. Kasi nung pumunta ako dito, pandemic pa, so hindi pa gaano karaming turista. Ngayon, normal-normal, mga pamilya, mga bata, mag-shota, magtotropa, eh, namamasyal ulit, nagbabike, nagbo-boat, nagfo-food trip. And it's nice na makita ulit na kahit pa paano, ay hindi kahit pa paano, it's back to normal na. Pwede ka nang maglakad lahat na walang face mask, pwede ka nang mamasyal na walang face mask, walang face shield. At katulad nito, pwede kang uminom ng ube taho. Oh, lasang ube. Anyway, pare, proceed tayo sa next food trip. For our last food trip, ay nandito tayo sa isang maliit na kanto ng Kalantiao upang puntahan ng isang tanyag, ngunit hidden gem at the same time. Ito'y tinatawag na Katipunan. Sa aking pagdating, ay nakapagkwentuhan ako saglit sa owner nito na si Paolo. Ibinahagi niya na 1970s pa daw nagsimula ito at misto lang naging favorite spot ng mga minero, vegetable dealers at kahit mga artist. Sa mga hindi nakakaalam, ang Baguio ay tinatawag din Creative City because of its lovely natural environment and the rich cultural heritage of Cordillera region of the Philippines. At ang Katipunan ang naging mistulang avenue for conversations of creativity. Okay pare, this is such an amazing place. I mean, ito yung pinakahuling stop natin, pero simple lang eh. Sa maliit eskinita din sa Baguio, mga lokal, mga kumakain dito. Parang sa loob ng bahay, pero parang ramdam mo yung history. Art history na nangyari dito. Ang dami ng mga kilalang tao sa mundo ng art industry na pumunta dito, kumain dito, nagkwentuhan, nagplano. At isipin mo sa mga upuan na to, eh, maraming nabuo na konsepto. Maraming mga nabuo na creative masterpiece. And bukod doon sa mga kwentuhang ngayon, eh, kumakain sila ng iba't ibang authentic Igorot food. Ang kainan na ito ay nag-offer ng iba't ibang Igorot dishes. Dahil gateway ang Baguio ng Cordillera region, ay malaki ang impluensya at population ng Igorot sa city na to. Katulad ng mga pagkain order natin na tinatawag na pingping or pisngi ng baka, pinuno or yempo, at pinuneg or blood sausage. Simulan natin sa kanila, mayroon ng beef stock. Oh, suabe. You have the pure beef flavor, tapos marami siyang onion leeks. Ito yung ating tinuno or pork belly siya. So, para siyang grenil din. Kuha ng konting onion. Ayan. Patty, tender. Yung onion siya bibigay ng extra sweetness. Feel ko yung oil, bukod sa mantika. Eh, meron siyang tabang na tunaw. Next natin, ito yung tinatawag na pingping. Ito yung pisngi ng baka. No, that mukha lang siyang tapsilog eh, no? Actually, mukha siyang steak o jerky. That's ridiculously tender, soft, delicious pare. Sobrang mesmerizing ng flavor niya. Ang tapan eh. Parang ganun, pero ang lambot, ang juicy. To be honest, it's like you're eating steak. Ibang klase yung nagagawa ng sibuyas. Nagbibigay ng extra aroma, nagbibigay ng extra flavor. Last natin, ito yung pinunig natin. So, ito yung blood sausage. What that? Dito basta-basta. Actually, mahirap ito lutuin. Pero sa isang episode, ipapakita ko sa inyo kung paano ito linuluto. It's just a flavor bomb sa bibig ko. Ano yun? Natutunaw na lang. Nagka-crumble siya. And then, muna sa lahat, ano yung para siyang may hawi ko sa dinuguan. Pero ito yung ibing texture eh. Para siyang like particles o nagka-crumble siya sa bibig mo. There's the irony taste. Para siyang maluya din at the same time. The pepper nandun. Parang prinito siya sa mantika. But it's not oily at all. Ang sarap nun. Mapapansin nyo, lahat ang minutayan natin. Hindi ito yung parang very tourist spot. Alos lahat eh. Inanam natin yung mga hidden gems. Yung mga, kung saan yung mga local kumakain. Hole in the wall. At yun gusto natin i-document sa video na to. Ito yung mga best eats. Mga hidden eats. Na dapat nyo subukan dahil dito kumakain mga lokal. Anyway, huling kagat para sa inyo. Sana pagkatapos nyo mapanood to, ay mas nadagdagan yung kalaman nyo tungkol sa Baguio. Hindi lang ito bakasyon ng tuwing Pasko at tag-init, kundi ito isang syudad na mayaman sa istorya, kultura, masasarap na pagkain, at maging sining. Boom pare, dito nagtatapos ang ating ultimate Baguio street food tour. Sana nag-enjoy kayo doon. Sana nabusog kayo dahil ako, panimula pa lang ng taon, busog na ako. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Baguio. Napakalamig sa amin. Stay safe. Good night and goodbye.
Bah! Lamig. Eat your vitamins. Ay, sorry, drink your vitamins. It's been a hard time. Ang init. Ah, mantika! At... Mangga. I could wait a long, long time to prove that I am true.